Ito, tanungin natin to. Sigurado, alam niya kung saan yung marilag nila. Ay, yung babae na, no? Ano yung volleyball player? Haba ng paa. Saan yung papuntang marilag eh? Marilag eh? Marilag eh? Marilag eh? Marilag eh, oo. Marilag eh, sir, marilag eh. Marilag eh? Oo, oo. Hindi. Sir? Sir, saan po yung papuntang Marilac eh? Marilac eh, oo. Yung papuntang Marilac eh? Marilac eh. Balik lang ako, dito doon, tapos sa Marilac eh. Saan po yung papuntang Marilac eh? Marilac eh, diretso pa. Diretso lang po? Diretso, tapos ganun pa. Ah, okay. Crossing, may stop light. Saan po yung papuntang Marilac eh? Marilac eh. Marilac eh? Ah. Tapos sa baba, kabilaan mo yun. Ito yung second attempt ko na pumunta ng Marilac. Kung makakarating tayo ngayon doon, ito yung first time na makakarating tayo ng Marilac. Dalawang taon na akong nagmumotor, hindi pa ako nakarating doon. Nakapag-North Loop na ako, pero hindi pa ako nakarating ng Marilac. Kaya yun ang goal natin ngayon. Time check, 10:58. So, nandito pa tayo sa exit ng San Fernando. Mga 1 hour and a half yung travel natin. Sa Cubao tayo dadaan. Run like hell, run like the wind, run like the fire as the devil walks in. I hear trouble ringing my bell, burn it down baby, and run like hell. Nandito na tayo sa may Baling Tabak. Nasa taas natin kayo yan. Ang daan natin ay pagdating natin sa Muñoz, kakaanan na tayo sa Del Monte Avenue ba yun? Tapos diretso tayo sa may Quezon Avenue. Papunta tayo Timog, Tomas Morato, Leo Rodriguez, diretso na yun sa Cubao. Time check 12:44, nandito tayo sa Timog, sa may Quezon City. Tagal bumaba ng ano nito, temperature niya 105 degrees. Nasa may kaba na tayo ng iyo. Yes, ang direction nito tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa makarating tayo ng Marilac. Ito, nasa Cubao na tayo. Pag-akyat natin dyan ano nga, intersection na ng Cubao, yung pinaka-famous na intersection sa Cubao. Ito, ito tayo, oh my god. Munting na. Munting na tayo ng bangga. Nasa Cubao na tayo. Anong oras na ba? 12:58. Mag-aalauna na, nasa Cubao pa lang tayo. Dito ako naligaw nung nakaraan. Doon banda sa may, dito banda, kumanan ako. Nakita ko to Santa Mesa. Sabi ko, bakit kaya Santa Mesa to? Yan pala, nasa Cubao pa rin ako. Magang maaga ako noon, mga alas 3. Alis na ako ng bahay. Tapos pagdating ko dito, umikot lang pala ako. Tapos dito pa rin ako duman, no? Hindi ko alam na pabalik na pala ako. Kaya yung unang attempt ko, papuntang Marilac, ay hindi nagtagumpay. Nakarating na ako ng Ilocos Norte sa pagmumotor. Kagayan, nag-North Loop na ako. Pero Marilac, hindi pa ako nakarating. Eto, saan makarating tayo ngayon? Do you have something to hold on to? A place you go to help you believe? I can be the one that you turn to when everything is too dark to see. Trust me, love. Oh my god, diretso tayo. Wala pang ano dito.
anong tawag ko? Yung non-contact attention. Saan po yung papuntang Marilaki? Marilaki? Diretso lang po? Diretso lang. Ah, okay. Crossing. Okay, stop line. Ah, baka kanan na yan. Sige sir, thank you sir. Footbridge na 4. Okay. Sa 2 na 4. Kakanan ako lang sir. Sige sir. Thank you sir. Ito na, footbridge na to. Kakanan na ako dito. 4 yan, 4. Oo, oh, 4 nga. Tama yung sabi ni sir. Ano, Antipolo Hospital? Puro to, sir, provincial capital. Ito na yun. Saan po yung papuntang Marilaki? Marilaki? Ah. Sa baba, kabila ito yun. Kumanan kayo sa template kanina? Oo. Sinabang derecho po kayo. Tapos mo nang sila dyan sa may Jalibi. Kaliwa po kayo dyan pababa. Ah, sige, sige. Yung Marilaki lang dyan. Ah, okay, sige. Salamat po. Thank you. Sir, saan po yung papuntang Marilaki? Ha? Marilaki. Marilaki. Dito dadaan yan sir, sa checkpoint dyan, yung pababang gano'n ang kasada, dire-direkyo mo ito. Pag baba, kakakaliwa ko hindi pa? Kakaliwa ka dyan, jambon. Pag baba, ako, di ba? Oo. May pababang mga transit na gano'n. Oo. Pag baba ka pa dyan. Ah, sige, sige, thank you. Grabe, matinding lusong to. Maganda dito pag bubike yung paahong. Sir? Sir, saan po yung papuntang Marilaki? Marilaki? Marilaki, oo. Ganun ba? Sige sir, sige sir, oo. Sir, saan po papuntang Marilaki? Balik lang ako, diretso doon, tapos dito Marilaki na yun. Ah. Balikan na lang po dito, tapos kanan. Kanan? Ah, tapos lang ako, kanan, tama. Ah, sige sir. Thank you sir. Sa may overpass. Ah. Marilaki ba ipitin yun? Ah, sige sir. Thank you sir. Itong Marilaki sigurado to. Ito, tanungin natin to. Sigurado, alam niya kung saan yung Marilaki. Laging babae na, no? Ano yung babae, ball player? Saan yung papuntang Marilaki? 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 Marilaki, oo. Marilaki, sir, Marilaki. Marilaki? Oo. Oo. Hindi ito daw, eh. Basta nakita natin yung mahaba yung ano, no? Haba, no? Grabe. Kaya nang... 6-footer yata yun. Volleyball player? Ah, kaya pala. Ha? Ah, foreigner. Haba nung paa niya. Grabe. Sana ganun yung paa natin. Sir, saan papuntang Marilaki? 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 Oh, Marilaki. Diretso lang dito. Diretso pa po yan. Thank you, sir. Hindi ko alam kung nasaan na tayo, pero malakas yung kutob ko. Papunta na tayo sa Marilaki. Okay, let's go. Nasa tamang daan na tayo. Kaya lang, alas 2 na. Grabe. Baka alas 5 ako makaano nito makauwi. Hindi lang alas 5, baka alas 6. Hanggang sa mga oras na yan, hindi ko pa rin alam na nasa Marilaki na pala ako. Ayon sa Wikipedia, ang Marilaki ay may habang 117.5 kilometers magmula sa Katipunan Avenue sa boundary ng Marikina at Cubao hanggang sa Pamirial, Infanta Road, Infanta, Quezon at ang pangalang Marilaki ay nagmula sa Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Nilalaparan na nila yung kalsada dito, oh. Laki, oh. O, nasa tamang daan na tayo, kaya lang hindi tayo umabot sa tamang oras. Alas 2 na, kailangan makabalik ako ng alas 4 sa... Pampanga.
Dito sa umpisa, kung mapapansin natin, banayad lang yung mga banggingan at kayang-kaya ng mga katulad kong baguhan. Pero iniwasan pa rin natin na subukan magbangkin. Yun ay dahil sa iniwasan natin na magkaroon ng gasgas yung motor natin. Hindi naman sa natatakot ako para sa sarili ko o takot ako na masaktan. Para sa akin, mas priority natin yung maayos ang motor natin. So, paminsan-minsan lang to dumarating sa buhay natin. Kaya pangalagaan na rin natin. Nasa Marikina pa lang tayo. Upper Marikina River Basin, protected landscape. Ayun, bigla na lang uulan. At dito first time ko na maka-encounter ng halos 200 metro na kurbada. Nakikita ko lang ang ganitong klaseng kurbada sa Quezon City Memorial Circle. Kaya pala maraming kabote dito, masarap magpatakbo dito. Smooth na smooth yung daan. Grabe to, ang lapad ng daan. Tapos ang haba ng tawiran, no? Parang nakakatakot naman tumuwid doon. Dito naman sa part na to, matatanaw mo isang mahabang daan at halos hindi mo na matanaw ang dulo ng daan sa sobrang haba. Ganun pa man, hindi dito safe mag top speed kasi nga maraming truck na nakaparada sa gilid ng daan at merong kasalubong na mga sasakyan. Buhay na rin ang negosyo sa lugar na to. Sa gilid, maraming nagtitinda ng buko juice para sa mga rider na tumitigil at nagpapahinga. Nakakaramdam ako ng ulan. Malakas na ulan to. Ilalas tayo. Tigil tayo pag medyo lumakas na talaga. Pero nararamdaman ko malakas na ulan to. Yung low pressure nararamdaman ko eh. Kung tutuloy pa ako, pero siguro tutuloy tayo ng konti kung ganito lang naman. At dito na tuluyang bumuhos ang malakas na ulan. Sa oras na hindi ko na alam kung tutuloy pa ako o uuwi na lang. Delikado na kasing magmotor kasi basa at madulas ang daan, lalo na kilala ang Marilaki sa maraming kurbada na accident prone. Dito sa point na to, talagang bumuhos na ang malakas na ulan. Pero mas ginusto kong magpatuloy. Naisip ko, nandito rin lang naman ako, bakit hindi ko pa itutuloy. Ang importante, maingat tayo sa mga kurbada, lalo na pa sa ang kalsada. Merong mga parte ng daan dito na tinapalan lang ng aspalto na walang halong buhangin. Ang aspalto na walang halong buhangin, pag nababasa, ay medyo may kadulasan yon. Kaya dobling ingat na lang ang ginagawa ko dito. Nilalamig na rin ako dito at ang visor ko ay lumalabo dahil natatakpan ng tubig ulan. Malakas pa rin ang ulan nang dumating ako sa Devil's Corner at halos walang dumadaan. Inaasahan ko rin na mapapanood ko ang mga riders habang lakas na loob na nagbabangking sa nasabing kurbada habang matyagang nag-aabang ang ibang vlogger sa mga susunod na mangyayari. Medyo malungkot na hindi ko nadatnan ang karaniwang kaganapan sa Devil's Corner. Gayunpaman, nararamdaman ko na sa kasuluk-sulukan ng aking saloobin, merong kaunting kasiyahan sa kaunting tagumpay na aking nakamit. Sa wakas ay narating ko rin ang Marilaki na kung tutuusin ay malapit lang, pero inabot ako ng 2 taon bago ko ito narating. Raratsadahin ko na to at bahala na, basa naman ako kanina eh. Pero bago ko tapusin yung vlog ko, syempre shoutout muna kay Engineer Odin here. Shoutout sa you, sir.